Good day sa ating lahat. Ito na naman ang iyong lingkod, si Madam L, na handang tumulo at lumutas sa inyong mga problema. Dahil ako'y naniniwala, ang bawat problema ay may solusyon. At bawat solusyon ay may problema. Mga kamadam, may babasahin na naman tayong sulat galing kay Mama Ro na Tagalarena Sikihor. Mama Ro, salamat sa iyong pagtitiwala at pagsishare mo sa iyong problema at sana ito'y aking matugunan. Uumpisahan ko ng basahin. Dearest Madam L, alam kong napaka-komplikado ng aking problema pero hindi ko na talaga kaya pang pagsawalang tibo na lang at maglihim dahil apektado na rin kami mga nakatira dito sa aming barrio. Madam L, tungkol ito sa aking kumare na si Tonya na isang aswang. Isa siyang manghihilot dito sa aming baryo at sa tagal na niya bilang hilot, marami na rin siyang naging suki maski sa kabilang baryo dahil siya rin ay nagpapaanak. Madam L, malayo kami sa lungsod at sa hospital kaya kay Maring Tonya kami halos lumalapit kapag ang pag-uusapan ay problemang pangkalusugan. Madam L, marami naman ang gumagaling sa kanya, lalo na ang mga batang may pilay at puso. Sa umpisa, close kami ni Maring Tonya. Kahit ako ay may tiwala na rin sa kanya, dahil siya na rin ang nagpaanak sa akin ng 3 beses. Kaya nare-recommend ako na rin siya sa iba ko pang mga kumare. Maganda naman ang aming samahan sa umpisa, pero ito'y nasira nung sinabi sa akin ni Maring Linda may napapansin daw sila kay Maring Tonya na kakaiba. Naniniwala naman kami at ang lahat kong kumari na aswang nga talaga si Maring Tonya dahil si Maring Linda ang sidekick niya tuwing may pinapaanak siya sa bahay nila. Madam L, na-curious talaga ako sa sinabi ng aking kumaring si Linda kaya pumupunta ako ng madalas kay Maring Tonya para na rin mapatunayan ko ang aming hinala na isa nga siyang aswang. Isang araw, nagkataon naman na may pinaanak si Maring Tonya na taga kabilang barin. Madam L, nagboluntaryo akong tumulong sa kanya sa pagpaanak. Dalawa kaming sidekick niya nung gabing yun. Habang pinaanak niya ang kanyang pasyente, napansin namin na nag-iiba ang galaw ng kanyang mga mata at panay ang lunok niya habang tinitignan niya ang bagong labas na sanggol na may dugo-dugo pa. Madam L, nilakasan kong aking loob na tingnan siya kung ano ba talaga ang gagawin niya sa sanggol at para na rin mapatunayan kung totoo ba talaga ang chismis tungkol sa pagkaaswang niya. Hanggang sa umabot kami na isang oras sa pag-alalay sa pinaanak niya, wala naman kami ibang napansin bukod lang dun sa titig na titig siya sa sanggol. Lumipas ang mga araw at may bago na namang balita na kumakalat sa baryo namin. Ang kadalasang nabibiktima ay yung mga umuuwing lasing na lasing at 10 oras na ng gabi. Mismong ang aking asawang si Efren ay nabiktima na rin. Hinabol daw siya ng babaeng nakaitim ang damit at sabog-sabog ang bubong niya. Sabi ng asawa ko, namukhaan daw niya ang humabol sa kanya at kamukha ang araw ni Maring Tonya. Buti na lang, di siya naabutan kaya hindi siya naghahasa. Madam L, natakot na kaming lahat sa aming narinig at nalaman na balita. Ako at ang aking mga kakumari ay naniniwala na talagang si Maring Tonya ang aswang sa aming pari. Dahil sa bukod sa asawa kong si Efren, may mga nabiktima talaga ang aswang. Halos lahat ng mga kababaryo kong mga lalaki ay nabiktima na rin. Ang naalala na nila ay yung may babae nga daw na mahabol sa kanila na nakaitim at sabog-sabog ang buho. Kaya Madam L, nag-meeting-meeting kaming lahat sa aming baryo. Sumangguni kami kay Kapitan Simon kung paano namin mahuli at makilala kung sino ba talaga ang gumagalang aswang sa baryo namin. Madam L, nag-imbestiga si Kapitan sa mga naging biktima ng aswang at kanyang napag-alamang
ang lahat ng biktima ay naiwang hubot-hubad at tatad ng kismat sa leeg. Madam L, na-curious ang ating asawang si Efren kung ano ba talaga ang ginagawa ng aswang sa mga biktimang lalaki. Kaya isang gabi, nagpaalam siya sa akin at uhulihin daw niya kung sino man ang gumagalang aswang. Ayaw ko naman siyang payagan at baka mapabilang siya sa mga naghahasa. Kaya, Madam L, nalilito na rin kami kung paano namin mahuli ang sinasabing aswang sa aming baryo dahil mismo sa si Kapitan Simon ay nabiktima na rin. Madam L, pwede mo ba kaming payuhan sa aming gagawin para mahuli na at matapos na rin ang problema ito tungkol sa aswang? Nagmamahal, Mama Ro. Sa'yo, Mama Ro, hindi biro-biro ang problemang naranasan nyo ngayon sa inyong baryo. At kung tutuusin, sakit talaga ito sa ulo. At kung totoo man ito, nakakatakot. Kaya, ito ang mga maipapayo ko sa'yo. Una, mag-imbestiga kayo. Lumapit kayo sa inyong mayor dyan at ma-actionan na kaagad ang inyong problema tungkol dyan sa aswang. Pangalawa, Mama Ro, nakakasiguro ba talaga kayong aswang ang nambibiktima sa mga lalaki dyan sa baryo ninyo? Ang pinagtataka ko lang kung bakit mga lalaki lang ang kanyang biktima. Wala naman siyang nabiktima na buntis, bata, o kaya babae. Bakit pili lang? At yung mga biktima naman, hindi naman sila pinapatay kundi ginaghasa lang. Kung totoong nangyari iyan sa baryo niyo, napakamanyak naman ang aswang na yan. Pangatlo, Mama Ro, sa pagkakaalam ko, ang totoong aswang ay pumapatay ng tao. Ngayon lang ako nakakarinig ng aswang na nanggagahasa sa mga lalaki pa. At ang pang-apat na payo ko sa iyo, Mama Ro, ipunin mo mga kabarangay mo, yung mga kumari mo. At yun nga, mag-imbestiga kayo. Sa palagay ko, hindi aswang yung gumagalo sa baryo nyo. Yung mga gumagala na sinasabi mo. At kung bakit halos lahat ng kalalakihan ay nambiktima na. Samantalang alam naman talaga nila na may nambibiktima at nanggagahasang aswang puno sa gabi. Kaya bakit parang sadya pa nilang lumalabas sila. Yung parang sila mismo ang nag-aabang sa aswang na sinasabi mo. At tsaka, bakit pa sila lumalabas ng ganun? So parang kagustuhan nilang maghahasa ng aswang na yan. Kaya, alam mo, Mama Ro, makapag-isip-isip ka rin ng hindi maganda eh. Sana, Mama Ro, natulungan kita sa aking mga pinapayo sa'yo. At yun nga, ang kailangan dyan ay mag-imbestiga kayo. Sama-sama kayo mag-imbestiga, magkaisa. Para malutas na yung pinoproblema nyo tungkol sa aswang na yan. Once again, salamat sa binigay niyong oras. Lalo na sa'yo, Mama Ro. At sana makatulong yung mga payo ko sa inyo. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Hindi aswang ang gumagala dyan sa baryo nyo. Matutuklasan nyo yan pag mag-imbestiga pa kayo. Kaya kung ako sa'yo, kumilos ka na at baka yung asawa mong si Efren ay mabiktima din ng sinasabi mong aswang. Hanggang sa susunod, mga kamadam,
Happy Halloween!